And ngayon, nandito na ang pinakahihintay natin. Honda, just pull the trigger, my dear friends. Malamang marami kayong question sa sarili nyo. Bebenta ba to o hindi? Babanggitin natin yung mga update dito, pati yung kanyang price update. Then, my dear friends, this is a very beautiful bike. This motorcycle right here, still the 149cc liquid-cooled engine with a single cylinder, 6-speed dual overhead cam. Meron din po siyang slipper clutch assist and kaya niyang umabot ng 16 horsepower at 9,000 RPM, 13.7 Nm of torque at 7,000 RPM. Meron siyang 12 liters gas tank capacity with a fuel economy of 41.5 km per liter. And massive shoutout kay Ma'am Joanne. Ano pong height niyo, Ma'am Joanne? 5'3". Ayan, she is 5'3" and 788mm seat height. Ito po yung makukuha natin. Ayan, kaya mo bang itayo? Kaya niyo itayo yan eh. Ayan, kayang itayo ni Madam. Tapos tayo. Ayan po yung makukuha natin for 5'3" tall rider, 788mm. Ayan po, abot na abot naman po. Alright. And Ma'am Joanne, may gusto po kayong pa-shoutout? Shoutout po sa aming store, Honda BS, Kinapawan. So, ayan. Anything else? Okay. Shoutout din po sa Motor 3, Kinapawan 2 and Kinapawan 1 po. Ayan po. Salamat, Ma'am Joanne. Ang kanyang timbang, 138 kilograms weight po. So, for a 5'6" tall rider, this will be a flickable bike and perhaps one of the lightest sport bike you will find. Taong 2011, nung una kong nakita si Honda CBR, naka-FI na siya nung panahon na yon. Ito pa lang yung pinakaunang FI na 150, sir, and maraming mga motorsiklo nakakompetensya to. Pero ito talaga yung lamang na lamang and perhaps one of the most beautiful designed bikes na masasabi mo in a 150 to 250 category, kasi kung titignan mo, lamang na lamang talaga siya. And disenyo wise muna tayo. Ayan po, yung harapan, mas pinatulis na eh. And mas lamang na siyang tignan because of the red, blue, and white. And that's what I like about its design. Sa tingin ko, mas maganda siyang tignan sa ganitong itsura. And kung titignan nyo po, naka-LED po tayo all the way. Front and rear po yan, my dear friends. Yan po yung i-expect natin. And I love the golden fork. Pag-usapan natin yan later on. And punta tayo dito. Ayan o, dahan-dahanin natin for my audience para makita talaga yung ganda nitong motorsiklo na to. Check it out. Ayan po. Hindi siya mukhang decals actually. And this is what I like about Japanese design, my dear friends. Yung tipong seamless ba ang tawag yun? Ewan ko kung anong term yun eh. Pero yun o, hindi mo talaga mapapansin talaga na decals siya. It looks like a paint job itself. Even on this part, kung titignan po natin, ayun yung makukuha natin. And dito din tayo. Ayan po. And all the way to the design of the mirrors, my dear friends. Okay din naman po. Ayan, maganda naman pong pagkakagawa. It's on a good quality. Even the windscreen. Ayan po. Quality check tayo all the time. May mga butas po siya. Daluyan po ng hangin yan. It's for the aerodynamics in order for you to perform well on this motorbike. Sometimes it's not about the power, it's about the flickability, and yun yung tinuturo actually sa mga beginner usually, yung tipong dapat alam mo kung paano mamaniobra ng maayos ang motorsiklo, lalong-lalo na't beginner ka. I also love the idea of the exhaust. Yung tip niya, maganda yung pagkakagawa. Ginagawa na to usually ng mga Japanese bike, and nagustuhan ko rin po yung heat guard ng kanyang muffler. May tin po siya and may ayun, carbon fiber hint. And maganda naman po. Hindi naman po mukhang lulumain talaga tong motorsiklo na to. I also like this one. Ayan po. Yung kanyang mudguard. Ang ganda rin po ng pagkakagawa. Very sharp and on point yung kanyang pagkakagawa. And let's check all the way to the swing arm. Ayan po. Maganda naman po ang kanyang swing arm. Ayan. Handlebar, medyo angat po siya. Hindi siya yung tipong super sport yung datingan. And this is actually good for touring and in order for you to look good as well when you're riding the bike.
And unfortunately, hindi po siya activate, pero papakita ko na lang sa inyo kung ano yung makukuha nyo, because there's no changes or there's no massive changes actually when it comes to the screen. My trip meter, my fuel average din po siya, yun yung maganda sa kanya. I like the idea and the simplicity of the instrument panel of this Honda CBR150R. And isa sa particular ako, isang seat niya actually. Very beautifully done ang kanyang seat. Kung titignan nyo po, ayan po. Makapal naman po on the buttocks part. So makakaupo ka ng maayos if you are 5 foot 6 tall rider, kasi nga naupuan natin. The pillion seat on the other hand, ayan lang po yung makukuha natin. Ayan, pang lady talaga siya na rider, kumbaga. If you are a smaller man, I think you can sit down comfortably on this motorcycle. Pero yun nga, nasubukan na natin umangkas sa isang sport bike and I didn't like it. Ayan po. Pero this one right here, premium po yung pagkakagawa niya and it's leather. Yun po yung maganda sa kanya. Another quality thing na makikita mo sa kanya, which is bago ngayon, is naka-golden fork na po siya. Kung titignan natin, ayan. Maganda ang pagkakagawa. And ito rin po yung nagustuhan ko kay CBR150R before, na yung tipong kahit na hindi siya yung tipong racy type yung peg niya or yung foot control niya, masasabi mo talagang it's on a good quality, kumbaga. Ayan po. Also on this part right here, my dear friends, para makita natin. Dating naman sa suspension, ito po yung makukuha natin, Showa SFF BP. It's inverted front fork. Matagal na nilang ginagamit to. And if it's not broken, why fix it, right? And sa likuran din po, naka-Showa din po tayo. And it's branded properly po. Let's check if there's a preload adjustability option on this one. Parang wala. And sa harapan, meron siyang pedal disc brake with a Nissan caliper. And naka-Nissan din po ang kanyang water reservoir. Sa likuran naman, meron din po siyang pedal disc brake with a Nissan caliper as well. Yun po yung maganda sa kanya. And this is the most important part, is yung kanyang ABS. This has a dual channel ABS, not just single katulad ng mga 160 na ginawa nila. Dual channel ABS. Take that in mind. Usapang gulong, 180-17 po tayo sa harapan. And sa likuran naman, meron po tayong 130-70-17. It's not the fattest tire you will see, pero ox na ox lang. This is typically for beginner actually, and not for racing naman po. Ayan po, naka-ABS na siya eh. So, ang kanyang presyo, my dear friends, 183,900 pesos. And para sa akin, okay na po yun. Dun sa mga nagde-demand na walang ABS to, now's the time to buy it, kasi nga naka-dual channel ABS siya. And para sa akin, I think kung ikukumpara mo siya sa kanyang mga kakompetensya, when it comes to 150 to 250 category, sa tingin ko ito talaga yung beginner rider friendly na sport bike. And kung susumatotalin mo, mas safe ito from any other sport bikes because of its seat height. Ayan po, ayan ang kanyang timbang. A massive shoutout again to Honda 3S Motor Trade Kidapawan, and I think you should visit their store or their showroom, kasi palagi silang may update sa mga bagong motorsiklo. And ito pa nga, hindi pa nga nabibigyan to ng loaning terms. So ayan, go visit them or ask for a reservation if you are crazy about this bike. And ayan, before end the vlog, a massive shoutout to Isa Christopher, my love, Habibi, Hayati. Namimiss ka na ni Daddy. Magkikita tayo very, very soon. Daddy so sad when he's not with you. Trust me, anak, magkikita tayo very, very soon. And I'm doing this not just for myself, but also for your future as well. So, and my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying. And yes, trust the process. I'll see you in the next one.